Isa pang pag-uusapan natin, nako! Oo! Ay, dinimolish na raw yung mga kubol sa loob ng Bilibid. Yung mga nagtatanong, ano ba yung kubol? Yung kubol po, parang mga bahay-bahay. Parang mga pahingahan. Parang, kumbaga sa kuan, yan ay parang yung mga kubol, ayan ay parang VIP section. May mga aircon, may mga TV, may mga kusina, may dining room. Eh, winasak na po kahapon yan. Nagtulong-tulong po ang Special Action Force ng PNP, ang National New Bilibid Prison, at ang PNP NCRPO. Ito lang naman po ang mga nakuha doon sa mga kubol. Microwave oven. Wow. Flat screen TV. Oh no! Plancha. Wow! Aircon. Washing machine. Videoke machine. Kompleto. Kaya nga, paano malulungkot yung isang preso kung kompleto naman yung buong bahay niya ay nandiyan na sa loob ng kulungan? Meron na siyang videoke? Ha? Meron siyang microwave, rep, stove, oven, flat screen TV? May tagalaba pa, siyempre, bayaran niyo yung mga presyo, mga wala-wala. May tagamasahe. Meron pang ikanga ng mga kuton. May comforter pa. Aircon. Ano pang hahanapin mo? Oh. Kaya hindi ho nila maramdaman na tumatakbo na yung panahon. Tayo, awang-awa sa kanila, pero sila ay tuwan-tuwa doon. Eh, paano? Hindi naman siya dapat parusa, di ba? Oh, paano mo paparusahan kung may mga washing machine, may mga microwave, may mga aircon, TV, nakakapanood pa ng Netflix. Oh, pero, aba, oy, yun ang sabi sa akin kahapon, isa sa mga NCRPO, naka may Netflix pa raw, nakasubscribe sa Netflix ang hinayupak. Oh, dinaig mo pa akong hinayupak ka. Ako nagsasaga na lang sa mga TV na di antena. Nanonood lang ako ng Netflix pag doon sa laptop na tinira ni Aiko. Nakakapanood ako. Anyway, bayan, yan po ang mga pangyayari. Oras alas 11 punto ng umaga. Ay, good morning pala muna kay paring Mon Samson. Good morning! Ang chief photog ng Manila Bulletin. Good morning, paring Mon. Thank you. Good morning din sa aking kumpare, si paring Rick Reyes, dating sa People's Journal. Ngayon ay nandyan na ngayon sa Canada, kasama ang kanyang pamilya. Malamig na ba, paring Rick? Good afternoon naman sa aking kaibigan naman si Jess Garcia. Thank you. Ng DZRH Talk. Ngayon ay nasa Australia na. Ay, kumusta ba? Mainit na ba, paring Jess? Wow, ang bigat! Ayun nga, big time mga kaibigan ko eh. Mga nasa abroad na eh. Kami na lang ni paring Mon Samson na natitira dito. Anyway, bayan, tuloy-tuloy po tayo. 11:01 ng umaga. Makibalita ho tayo doon sa pagwasak ng mga kubol sa loob ng New Bilibid Prison. Kala ko ba inaawasak na ito? Nakumpiska na. May pag-upo ni General Bato de la Rosa, winasak na ito eh. Ano nangyari? Tapos pag-upo ni Director General Paeldon, nagkaroon din inspeksyon. Pinaghuhuli din yung mga TV, mga washing machine. Sinira din daw ang kubol. Ano yan? Ha? Instamatic ba yung pagtayo ng kubol? What the hell? O kuan ba yan? Ano ba yan? Kasi nung panahon ni Dilima, sinira na rin mga kubol. Dumating si Batot, sinira din ang kubol. Lagi na lang, baka naman tubol, hindi kubol. Ano nga ba sa mo? Baka tubol yung sinira, hindi kubol. Eh magkaiba yun eh. Kasi yung tubol, mas madilis yung sirain. I-plus mo lang, di ba? Oh. Pero ang... Well, nasa linya si Attorney Wena Dalagan, ang tagapagsalita ng Bureau of Corrections, New Bilibid Prison. Magandang umaga, Attorney Dalagan. Hello?
Good morning, Attorney Wena. Hello? Ayan, sabi ko sa inyo, magbayad kayo ng bill eh. Oh, bayaran mo nga doon, pa-opera muna. Magkano na yung bill natin dyan? Telephone bill? Ha? 1.5? Attorney Wena, good morning. Yes, sir. Good morning. Ayun. Kala ko ma'am, may pinutulan na kami ng linya ng telepono eh. Pabayarin ko na sana yung aking staff ng 1.5 eh. Anyway, Attorney Wena, nagkaroon daw po, dinimolish na naman kahapon ang mga kubol daw dyan, ma'am? Yes, sir. We have a clearing operation being conducted at the National Bilibid Prison Maximum Compound, sir. So, dinimolish po natin yung mga illegal structures based po sa supposedly kung ano lang po yung structure po ng NBT Maximum Compound, sir. Alam mo ma'am, ang if I can recall, noong panahon ni Laila De Lima, winasak na raw yung mga kubol na yan, okay? At nagkaroon pa kasama pa mga media, may mga tour-tour pa dyan, mga nakumpiska na tunitunilada mga panaksak, mga gamit, mga DVD, TV, etc., etc. Pag-upo ni General Bato dyan, ni Senator Bato, ganun din. May mga kinumpiska, sinira ang kubol. Pag-upo ni Director General Paeldon, ganun din. Hinuli ang kubol, binasak, mga kutsilyo, bla bla bla, etc., etc. Yes. Gaano ba kadali itayo ang kubol, ma'am? Kasi, o baka naman tubol, hindi kubol. Iyon lang yung siniisip ko eh. Kasi every time na... Pero I'm sure with the new management, kilala ko itong si Director General natin ngayon, ma'am. Eh alam ko no nonsense 'yan. Pag sinabi niya, sinabi niya. So hindi kagaya ng ibang mga nakaraan, hindi ko kilala 'yung mga 'yon. Pero dito sa kanya, pag sinabi ni Director General ngayon, siguradong Diyos ko po, talagang susunod lahat. Actually, sir, ito po ay as per record po ito, sir, no? First time po kasi ito na nagkaroon ng joint operation, sir. And hindi lang po yung manual dismantling of kubol like before na ginagawa natin. Ngayon po, sir, we have with us the DPWH, sir, yung kasama natin yung may mga, nag-provide po sila ng mga heavy equipment. Ayun. Yung mga bulldozer, ma'am. Yes. Opo. Actually po, sir, so far, kahapon, nasa 18 trucks po yung nailabas na mga destroyed structures po, no? Yung mga ginagamit nila sa construction ng mga materials. Hindi po, unlike po before na parang mga kubo lang. Ito, sir, kahit yung mga... Cemento, yes, sir. Binulldozer po talaga. At saka isa pa, Attorney Wena, ma'am, napansin ko, ha? Pag medyo VIP yung preso, siya lang mag-isa sa selda. Pwede bang ibalik natin sa dati kung kimayaman ka, kimahirap ka, kimayor ka, gobernur ka, kung sino ka mang hinayupa ka dito sa labas, bakit nag-iisa lang siya? Napansin ko eh, sa kubol, lalo na yung mga drug lord, nag-iisa lang sila doon sa kanilang selda. Yung iba nagsisiksikan na halos hindi na makahinga. Pwede bang ibalik natin muli kung ilan yung kasya dyan sa isang selda, kung 20 katao din ang ilagay, hindi lang para sa isa. Pwede po ba yun, Ma'am Wena? Yes, sir. Actually, sir, isa sa objective po ng ating clearing operation, sir, is to implement equality, sir. No? Kasi ayun, ay salamat. Kapag madaming pera, maka-afford na magpatay ng kubol. So, isa din po yan siya, sir, sa means na para makurap ang ating mga officers. Dahil, syempre, yung iaalaw po na construction, may mga bayad po. Opo. Para mapayagan sila na makapagpatay. So, totally, sir, mawawala po yan. And we will be utilizing the cells po talaga na para sa mga PDL natin. So, regardless of their... kung sino po sila sa labas, dito po ay salamat. Ituturing po natin sila as who should they. Ma'am, ano po ang buong pangalan nga ng ating Director General ngayon? Yung first name niya, ma'am? Si Director General Gerald Pantag. Gerald. Oh, so akala ko Jerry. Pero palayo niya ba, Jerry? Kasi nung makilala ko ito siya sa Manila, ma'am, Jerry Bantag.
Gerald, sir. Gerald, ayun. So, tapos ma, may mga na-recover daw. Di ba kayo nagulat? Eh, may mga TV, may mga karaoke, may mga appliances. Ang tanong dyan, paano na ipapasok? Hindi naman pwede ilagay sa loob ng palda yan o ilagay sa mga pagkain. Eh, napakalaki, mga bulky yan, mga microwave oven. Ma'am? Opo, sir. Marami po talaga tayong na-confiscate. So, isa po yan na ating nililinis, sir, na ito po kasi ay accumulated through the years, sir. Eh. Kaya yun po ang ating ipabalik natin na ang empowered sa viewport ay dapat yung mga personnel na nagbabantay. Kasi ang nangyayari is na-empower po masyado yung ating mga PDL to the point dahil yung sa illegal structures, hindi na makakandak yung required roving inspection. Correct, correct. Ay, takot na din sila, sir, na pumasok sa loob. At para siyang ang setup kasi, sir, para siyang yung sa informal settlers natin na pwede ka nalang dukutin. So, yun po ang nangyayari. Anyway, nako, Attorney Wena, ay good luck po pakisabi kay Director General Gerald, ma'am, na sana ay magtuloy-tuloy na ito. Sana umpisa na ho ito ng ika nga pagbabago at tunay na pagbabago dyan sa New Bilibid. Kasi mga dati, puro forma, puro press release, puro huli dito, huli doon kuno. Sira ng kubol dito, sira doon. Hindi naman pala. But anyway, maraming salamat po, Attorney Wena Dalagan. Pakisabi po kay DG na nasa likod po na niya ang sambayanan at gusto po nating mareforma yung New Bilibid prison na yan or the Bucor itself. Ma'am, thank you. Thank good morning. Sir. Mabuhay. Thank you, sir. Hoy, sana nga. Ha? Sana nga sa bagong pamumuno ni Director General Gerald ay bantag ay mabago na yan. Patuldukan na yung katarantaduhan na yan. Anyway,